kapag'y nating kailangan. Masyado mong binibigyang pansin ang sariling kapakinabangan. Di mo na nabigyang pansin ang iyong kaluluwa. Bawian ka ng buhay, saan kaya? Sa ating lahat mga kapatid, at nandito po muli ang Christ Gospel Outreach, inyong lingkod Sister Angel Kate Commendador Alag, at bumabati po ako ng isang mapagpalang gabi sa lahat nating mga kapatid na kasama sa akin sa gabi ito. And of course to our pastor here, my Papa Ronnie Alag, isang mapagpalang gabi po, at ang ating Panginoon na siyang gumabay sa iyo at manguna sa iyong buhay. At kung nasa kwarto ka man ngayon, nasa kwarto po, praise the Lord, naway ang Panginoon ng siya napagbulay-bulay mo sa oras na ito. At sa lahat ng ating mga kapatiran, kang brother Kuya Dongwin from Tarlac or Pangasinan, di ko po medyo alam. Isang mapagpalang gabi po Kuya Edwin, isang mapagpalang gabi ito ang ating Panginoon din ang gumabay sa iyo sa lahat ng gagawin mo, naway ipagkaloob natin sa ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng ating mga kapatiran dito sa Luzon,
Ako po'y bumabati sa inyo na isang mapagpalang gabi sa ating mga kamanggagawa dito sa Luzon. Once again, isang mapagpalang gabi po. At sa Visayas man o maging sa Mindanao, ako po'y bumabati sa inyo na isang mapagpalang gabi. At naway ang ating Panginoon ang siyang manguna sa bawat isa sa atin. At ang presensya ng Panginoon ang ating kagalakan at lagi nating mapagbulay-bulayan sa ating mga sarili. Kahit na minsan medyo yung schedule natin, pero kailangan talaga natin magpagamit sa ating Panginoon Diyos. So before po tayo mag-start, mga kapatid, dahil super duper late na po tayo, pasensya na po dahil meron lang mga inasikaso kanina earlier, at salamat din sa Panginoon sa kanyang paggabay. At sa gabing ito, mga kapatid, dahil nga late na tayo, atin na pong sa walang pagtatagal, atin na pong pakinggan ang salita ng ating Panginoon Diyos. But before that, kailangan natin ang presensya ng Diyos. Kailangan natin ang pangunguna, and of course, the wisdom of God. Hindi sa pamamagitan, sabi ng Zacharias chapter 4, verse 6, not by our might, nor by our power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. So, kailangan natin ang Espiritu, at kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon Diyos. So, before we start, before we hear the word of God, let us pray. Yes, Jesus, hallelujah. Heavenly Father, you are the God of gods and the King of kings and the Lord of lords, and you are a precious God to us. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, kami po ay magbulay-bulay at tatalakay sa iyong salita, O Diyos. Gawin niyo po kaming banal dahil ikaw na Diyos na aming sinasamba ay banal man. Hallelujah. Ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Linisin niyo po ang aming pag-iisip, ang aming mga puso, ang lahat ng sa amin, O Diyos, na masumpungan mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, dahil wala kaming magagawa kung wala ka, O Diyos. Kailangan namin ng Espiritu, O God. Kailangan namin ng iyong presensya, O Diyos. Hallelujah. Na lumalabas sa aming mga bibig ay pawang katotohanan lamang, O Diyos. Hallelujah. Na maging strengthening ito sa aming mga soul, O Diyos, na mapagbulay-bulayan namin kung gaano kakabuti sa aming buhay, at motivation, Panginoong Diyos, to move forward. Hallelujah. Dahil wala kaming magagawa sa aming sarili. Kailangan ka namin, O Diyos. Sa gabi ito, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. And we pray, we supplicate in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Once again, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Of course, to my Mama Rain, Commendador Alab from KSA. Nandiyan po siya sa KSA ngayon. Ako pa'y bumabati sa inyo, isang mapagpalang gabi. At ating Panginoon siyang gumabay sa iyo. At kang Mami Ruth, Commendador Digamon, isang mapagpalang gabi po. At sa lahat ating mga kapatid nandiyan sa Saudi Arabia. So, ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, ay matatagpuan sa Psalms chapter 1, verse 1. So, para ano na to, no? Parang famous na to. Madaming nakamemorize ito. Mga kabataan, memorize to eh. So, atin lang pong talakayin, mga kapatid, kasi nga sabi, ayaw bang napatunayan natin that the Word of God is, yung bang fresh every now and then. Kahit panabasa natin ito kahapon, pagbasahin natin ulit ngayon, napaka-fresh nito. Hindi po siya yung bang hindi nalalanta kung ihantulan natin sa bulaklak. Hindi din po siya napapanis kung halintulan natin sa mga pagkain. Lagi pong fresh yung salita ng ating Panginoon Diyos. So, atin pong basahin dito sa Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3 na nagsasabi, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. Kung when we talk about scornful, is yun po yung mga manlilibak. So, sinabi dito, mga kapatid, sa unang verse pa lang, unang chapter at unang verse ng Psalms, kasi, di ba, alam naman po natin yung mga Psalms is ano yan, yung bang madaming mga praise dyan. Kapag gusto natin magbasa lang mga about praise or about praising God, doon tayo sa Psalm, di ba? Lalo na sa mga, yung pang opening sa mga service, about sa praises, so, doon talaga tayo takbo, no? So, sinabi dito sa opening pa lang, mga kapatid, sa Psalms chapter 1, verse 1, that blessed is the man. So, pinagpala ang isang tao na hindi lumalakad sa counsel or yung bang sa mga advices o sa, yun ang advices ng mga hindi godly na mga tao. So, ungodly, yung mga masasama talaga. O yung mga hindi talagang makadiyos, oo. So, sinasabi natin parang mabuti naman siya sa pakinig, Sister Kate, di ba? Yung bang may humanity naman, hindi nga lang godly, di ba? May mga ganun, mga kapatid. May humanity na advice, pero hindi natin mababasa sa Biblia. So, doon tayo sa mababasa sa Biblia. Kung ano yung nakasulat o nasabi, o ano yung kalooban talaga ng ating Panginoon Diyos. Dahil may mga, sabi nga sa Proverbs na may mga daan, o may daan ng isang tao na sa kanyang mga mata, akala niya matuwid. Pero yung sa last na, o sa yung bang sa, ang ending pala niyan is kapahamakan. So, we need to make sure na yung pinaparinggan nating mga advices is doon sa mga makadiyos. Yeah? O yung bang makadiyos na mga advices. Dahil nga, merong mga advices na para bang kinikiling ang ating mga tenga, sinabi ni Brother Ken. Yung bang kinikiling ang ating mga tenga, yung beneficial lang sa atin. Lalo na kapag
Maghingi tayo ng advice kung may problema. Isa din yan, maghingi tayo ng advice kung meron tayong nagawang kasalanan, di ba? May mga kasalanan tayong nagawa, pwede din. Paano natin yung gulong-gulong tayo, anong gagawin natin? So, maghingi tayo ng advice, ano yung gagawin natin? Tapos doon tayo pumunta sa mga taong hindi makadiyos, ay alam na talaga. Yung advices nila o yung makukuha nating counsel doon, eh, hindi talaga nakakalugod sa Diyos. Kasi nga, hindi nga makadiyos. Ang godly nga, di ba? Wala doon yung kabanalan at katuwiran. Di ba? Kapag hingin tayo ng advice sa mga, yun na nga, mga taong hindi or hindi nananampalataya sa Diyos, siguro kung may problema, inom agad yung solusyon, di ba? Kapag ka nag-aaway, ano, iwan mo na yan, di ba? Huwag mo nang balikan, maghanap ka ng iba, di ba? May mga ganyan, mga kapatid, sa sounds good naman kasi meron ka namang reason kung bakit mo iwan yon, kung bakit ganun yung nangyari, kasi nga ikaw yung naargabyado, pero hindi po nakakalugod sa Diyos, lalo na kapag ka walang katwiran at kabanalan. That's why we need to, we need to hear advices carefully. Kailangan hindi lang basta-basta naririnig natin mga advice, tanggapin natin, even sa YouTube, di ba? Maraming mga ganyan. Or madaming mga sinasabi nilang preaching nga, pero nagko-compromise, di ba? Yung mga ganyan. Na yun na nga sabi natin, pastor, na a good leader, or yung bang mabuting leader, o mabuting pastol sa mga flocks niya, is hindi yung nag-unite siya, na-unite niya nga yung mga flocks niya, na-unite niya nga yung lahat, pero na-unite niya nga lahat, may unity nga sila, pero nag-compromise, di ba? May compromise na nangyayari. Kasi nga, para okay lang yan. Kung sabi nga natin, pastor, kung nasa sa left, okay lang din. Kung nasa right, okay lang din. Kung godly ka, tanggap ka dito. Kung ungodly ka, tanggap ka din. Hindi ka kinocondemn. Hindi ka nire-rebuke. Ayun. Hindi ka nire-rebuke kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kasi nga, yung focus nila is to unite. Eh, hindi po yung nakakalugod sa harap natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Because a pastor, preacher, o ano bang tawag dyan, yung alagad ng Diyos, we need to preach. Kasi we need to preach the word of God. We need to preach the truth, 'di ba? Kailangan man may masaktan man, 'di ba? Kung may sinasabi lang masagasaan, hindi naman natin talaga pinuntirian na ito, sasagaan kita. Kung ano 'yung nakasulat sa Biblia, 'yun dapat 'yung ating ipapangaral. 'Yun din dapat ang ating isasabuhay. So, walketh not. Huwag tayong lumakad sa council ng mga hindi makadiyos. The next thing, mga kapatid, na sinabi dito, nor standeth in the way of sinner. Nakatayo nga lang yan, di ba? Grabe naman si Sir Kate, nakatayo lang yan. Pero nasa daan lang, makasalanan, di ba? Hindi naman lumakad si Sir Kate, nakatayo lang. Ganon pa rin yun, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Corinthians, ano yung bang pakikipaghalubilo, meron ang mga makadiyos at di makadiyos. Yung mga may pananampalataya at di nananampalataya. Kung ano ba yung relasyon na meron sila? Di ba? Hindi naman sa sinabi ni Apostle Paul na umalis na tayo dito sa mundo kasi hindi na lang talaga tayo makipaghalubilo sa kanya. Of course, we need to socialize, we need to be friendly to them, pero kapag sa gawain na ng makasalanan or gawain na hindi nakakalugod sa Diyos, marunong tayong humindi. Di ba? Marunong tayong maninindigan sa pananampalataya natin that we need to stick in the truth. We need to stick with Jesus. Na kapag hindi na nakakalugod sa Diyos, wala na, di ba? Hindi na tayo doon. So, huwag tayong tayo doon sa mga daan ng makasalanan. Kasi baka matempt tayo, doon na lang tayo maglakad. Andito na tayo sa matuwid na daan, pumunta ka doon. Lord, gusto ko lang tumayo doon sa likong daan, Panginoong Diyos. Ha? Pagpunta mo doon, napalakad ka na tuloy, di ba? So, hindi nakakalugod yan sa harap natin, Panginoong Diyos. So, whatever it is, mga kapatid, kung ando yung tentasyon, kung ando yung hindi nakakalugod sa Diyos, huwag natin hayaan na yung laman natin yung mapunta doon, di ba? Kapag ka nakita natin yung bandang doon o yung mga kasamahan natin doon, hindi natin sila nadadala, tayo yung nadadala. So magpa-intimate muna tayo sa Diyos, magpapuno muna tayo ng Espiritu before tayo makihalubilo, para ano, para sila yung madala natin at hindi tayo madala. Kasi nadadala tayo kapag kakulang tayo sa Espiritu ng Diyos, kapag we aren't filled by the Spirit of God, kapag yung pagmamahal natin sa Diyos ay 40% lang, nadadala talaga tayo. But if we love God, and if we are filled by the Spirit of God, sila yung madadala natin sa pananampalataya. So sinabi dito, the next thing, nor sitteth in the seat of scornful. So ito yung mga manlilibak. Sister Kate, nakaupo lang ako, nakikinig lang ako, hindi naman ako nagbigay ng mga fake news, di ba? Ng mga information, hindi naman ako nag-contribute. Nakiupo lang, tapos nakinig lang ako doon. Ganon din yan, di ba? Sa inuman, hindi naman ako uminom, Sister Kate, nakiupo lang, di ba? Umupo lang ako doon, Sister Kate, tapos nakipag-jam-jam lang ako sa kanila, di ba? May mga ganun, pulutan lang yung kinain ko. Hindi pa rin nakakalugod sa harap nating Panginoon Diyos, mga kapatid. Dahil magiging katisulan tayo sa nangasa labas, di ba? Magiging katisulan tayo. Pagdaan ng isang kapitbahay natin,
bakit nandun siya eh? Tapos sasabihin mo, hindi naman ako uminom, hindi pa rin nakakalugod. Yung picture noon, hindi pa rin nakakalugod sa harap ng ating Panginoong Diyos, di ba? Pangit pa rin yun mga kapatid. Nor seated, sabi ng Biblia, napaka-stricto talaga. Sinabi dito sa Psalms, nor seated, huwag ka. Kahit tumayo ka man doon sa, walk it not, kahit maglakad ka doon sa council ng ungodly, huwag. Kahit na tumayo ka lang doon sa daan ng makasalanan, huwag pa rin. Kahit umupo ka lang doon sa mga upuan ng mga manlilibak, huwag pa rin, di ba? Napaka-stricto, upo lang yan, tayo man yan, o lakad man yan, huwag ka talaga doon pumunta. Lalo na sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. But, sinabi dito, pero, but his delight, kasi mapagpala, inusapan natin yung tao na mapagpala na hindi lumalakad sa daan ng masama, di ba? Or nagtumatayo sa, lumalakad sa counsel or advice ng hindi makadiyos, nor tumatayo sa daan ng masama at umuupo sa mga upuan ng manlilibak. But his delight, yung tao na blessed daw, is yung delight niya, yung kasiyahan niya, ay nasa batas ng Diyos. So, o nasa kautusan ng Diyos. And his law does he meditate day and night. At yung kautusan ng Diyos, pinagbubulay-bulayan niya araw man o gabi. O hindi din pwede yung, hindi din may kadugtong doon. Hindi lang siya lumalakad, hindi siya lumalakad sa mga counsel ng ungodly, hindi siya tumatayo sa daan ng makasalanan, hindi siya umuupo sa upuan ng mga manlilibak, at yung delight niya, yung kasiyahan niya, eh hindi nasa sanglibutan, kung hindi nasa kautusan ng Diyos, at pinagbulay-bulayan niya ang kautusan ng Diyos sa araw man o sa gabi. Diba? So, hindi pala natin kailangan i-excuse na I am busy, no? Na may work ako, di ba? Meron akong work, meron akong studies na hindi ko na mapagbulay-bulayan yung Diyos umaga. So, dapat, yung bang, pag umaga, estudyante lang ako. Pag gabi, sige, pwede na ako maging Kristiyano dyan. Hindi ganun, mga kapatid. Or pag Monday to Saturday, businessman ako. Pero pag Sunday, ayun na, Kristiyano na ako dyan. Hindi ganun. So, Monday or everyday, kailangan natin maging Kristiyano. Hindi naman binawala, Kristiyano lang taga, hindi na ako businessman. So, pwede din kasi yun yung choosing career mo, pero kailangan gawin mo ang yung mga, gawin mo ang mga bagay na dinidesire mo kasama ang ating Panginoon Diyos. So, but his delight, yung kasiyahan niya ay nasa kautusan ng Diyos at pinagbubulay-bulayan niya ito araw man o gabi. Ito na mga kapatid, and he shall be like a tree, ito yung title natin, a tree planted in the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, kapag ginawa daw natin iyon mga kapatid, para tayong mahahalin tulad sa isang puno na tanim, or bang nakaroot doon sa rivers of water, na nasa gilid ng river, and then bring it forth his fruit in his season. Namumunga siya tuwing season, hindi kagaya ng fig tree, na season niya na mamunga, walang bunga, di ba? Hindi kagaya ganun. His leaf also shall not wither, yung mga leaves niya, yung mga dahon niya, hindi nalalanta. And whatsoever he doeth shall prosper. At lahat ng ginagawa niya ay uunlad. So, sinabi din dito sa Jeremiah chapter 17, sinabi dito 7 to 8, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. So, mapagpala yung tao na yung bang nananalig sa Diyos at yung kumpiyansa niya ay nasa Diyos. Kaya hindi natin in-encourage yung self-confidence. Kailangan yung kumpiyansa natin ang gagaling sa Diyos. They will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. So, kapag ka may tag-init, di ba? Kapag ka, ano ba yung tag-init na tinawag, El Nino siguro, di ba? Kung pag tag-init, hindi siya nababahala. Because it does not fear when heat comes, its leaves are always green. Laging napaka-green talaga, di ba? Hindi kulay dilaw. Diba? Napaka-green, sabi dito. Are always green. Lagi-lagi talagang green. It has no worries in a year of drought. O kapag ka, yun na nga, tag-init din, yung bang walang masyadong tubig, and never fails to bear fruit. At hindi nga po siya, kung sabi-sabi, padili mapakyas sa pagpamunga. Or kung sa Tagalog, ano ba yung pakyas? Fail na lang mga kapatid. Yung bang kapag kasiso niya talaga, namumunga talaga siya. Diba? Ganun yung kabuti kapag ka inilagay natin yung ating sarili o inilagay natin yung ating kasiyahan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. At umiiwas tayo sa daan
ng mga kasalanan at sa upuan ng mga manlilibak at doon hindi tayo lumalakad sa mga counsel ng ungodly. Di ba? Maganda talaga yung benefits, mga kapatid. We are bursting with fruit and we do not wither. Yun. Yung bang namumunga talaga at hindi pa nalalanta. Deep roots and green leaves, then he will bear fruit that is evidence that he is prospering. Yun. Yung pag-prosper, yung pang-ebidensya na siya ay nag-umuunlad is yung fruit niya. Diba? Yung bunga niya, mga kapatid. So, sinabi ng ating natalakay natin at replanted by the rivers of water. Naisin natin na kung tayo maihalin tulad sa puno, doon tayo nakatanim. Or yung bang doon tayo nakatanim sa daan or doon tayo nakatanim sa gilid ng isang river na yung puno o yung living water natin, mga kapatid, ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Sabi doon sa New Testament, mga kapatid, na tinanong na ating Panginoon yung isang harlot na gusto mo ba yung water na kapag uminom ka nito, yung tubig na kapag ininom mo ito, ay hindi ka na muling mauuhaw pa. So, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang presensya ng ating Panginoong Diyos, wala tayong ibang mana na pinaka yung bang walang halong pampatubo. Di ba? Kung sa libadura, kung walang mga libadura, walang compromise, walang mga untruthfulness, di ba? Walang ganun, mga kapatid, just pure and just genuine lang kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang salita ng ating Panginoong Diyos at wala din tayong tubig na yung bang living water na kapag ka ating itong inumin ay hindi na tayo mauuhaw maguli, di ba? Kundi ang presensya lamang ng ating Panginoong Jesucristo. So sinabi na ating natalakay, mga kapatid, just a recap, na blessed is the man. Kung gusto natin maging pinagpala ng Diyos, hindi po ito about money, hindi din po ito about possession, hindi din po ito about position, di ba? Baka inaisin natin yung mga position in this world. Hindi po ganun yung sinabi dito. But blessed is naman, wala ka mang pera. May pera, pero hindi yung medyo kagaya talaga ng iba na madami, di ba? Wala man tayong bahay, kasi si Circuit Renta lang kami, di ba? Gipit man. Totoo, gipit man physically, gipit man financially, but blessed ikaw, o yung bang pinagpala tayo kapag tayo ay lumalakad, ay hindi lumalakad sa mga counsel ng ungodly, ni tumatayo man sa mga daan ng makasalanan o umupo man sa mga upuan ng mga manlilibak. Iyon yung tunay na pinagpala. Kaya nga sinabi ng ating pastor that the true definition of blessing is not money. Diba? Kasi yan talaga yung laging nililibel ngayon, money. The most liquidate asset is money. Yan talaga, kapag ka may pera, label agad na blessing yan. But the true definition and the true essence of blessing is in righteousness and holiness. Kahit pa wala tayong liquidate asset na yan, or wala tayong money, mga kapatid, pag nasa katwiran at kabanalan tayo, para tayong isang tree planted by the rivers of water, that we trust in God and our confidence is in Him. Mas maganda yon, di ba? Mas maganda nating naisin yon kaysa sa pera na temporary lamang, kaysa sa pera na hindi naman natin mahahawakan talaga, na kaya nga liquidity eh, kasi parang hindi siya solid, di ba? Hindi siya solid, mga kapatid, liquid siya. Yung bang hindi talaga natin siya totally na mahahawakan. Ang pinaka-solid nating mahawakan at pinaka-solid na itanim natin yung ating mga puso, that we are rooted in Christ. Yung naka-root o yung ugat natin, nakaugat tayo sa ating Panginoong Jesucristo by faith and by love, of course. Kailangan talaga natin mahalin ng ating Panginoong Diyos kasi yan yung root of all. Kapag kamahal natin ng Diyos, yung utos na ating Panginoon, ay pagmahal natin yung Diyos, yung delight natin o yung kautusan o yung delight o yung kasiyahan natin, rekta na agad na nasa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So, iyon lamang po ang ating tatalakayin sa gabing ito, mga kapatid, at naway meron tayong nakuha o napulot na aral sa gabing ito. Just a little bit of reminder and encouragement of for us all na kailangan natin doon sa ating Panginoong Diyos. Kailangan natin iwasan yung mga bagay na hindi nakakalugod, at yung tunay na pagpapala ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos, at sa presensya ng Diyos may katuwiran at kabanalan. Kapag nandun tayo next day, we are like a tree planted by the rivers of water. So let us pray po. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah. You are the God of gods and the King of kings and the Lord of lords, and you are a mighty God, hallelujah. Ikaw po ang aming living water, Diyos, hallelujah. Wala kaming magagawa sa aming sarili, Panginoong Diyos. Hindi namin kaya na i-prosper o mag-prosper sa aming sarili lamang, O Diyos. Hindi namin kaya umiwas sa mga daan ng makasalanan, O Diyos.
Hindi namin kaya, Panginoon Diyos, kung wala ang iyong tulong, O Diyos. Hallelujah. Kailangan ka namin sa aming mga buhay. We need your power, O God. We need your Holy Spirit, Jesus. We need your holiness, O God. We need your righteousness, Panginoon Diyos. Naipuhin niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ipuhin niyo po ang aming mga puso, O Diyos, na mas mamahalin namin ikaw kaysa sa mga bagay na nasa sanglibutan, O God. Hallelujah. Na mas nanaisin namin, O Diyos, na maging rooted in you, O God, hallelujah, na ang aming mga puso ay masisiyahan sa iyong kautusan at ang aming mga pag-iisip ay masumpungan mong nagbulay-bulay sa iyong kautusan, Panginoon Diyos. Sa araw man o sa gabi, O Diyos, hindi namin iririson yung mga bagay na ibinigay mo lang sa amin, ipinagkatiwala mo lang sa amin, O Diyos, but Lord, in everything, Panginoon, sa lahat ng aming desisyon, sa lahat ng aming gagawin, naway, Panginoon Diyos, masumpungan namin ang katwiran at kabanalan mo, Panginoon Diyos, na mapili namin kung saan ka nasisiyahan at hindi sa aming mga sarili lamang, O Diyos. Wala kaming magagawa sa aming sarili, O Diyos. Hallelujah. We need your power. We need your guidance, O God. We pray and supplicate in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! At once again, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At sa lahat nating mga kapatiran, no? Because I don't have monitor in my hands right now. So, sa lahat nating mga kapatiran na nakisama sa akin sa gabing ito, ay ako na lamang po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi at naway meron tayong napulot, kahit konti lang, napulot na aral sa gabing ito at naway ating po ito sa buhay, na ating po itong ingatan sa ating mga puso at ating po ito sa buhay, dahil yan po ang totoong na may learning. Yan po ang totoong natututo kapag ating narinig, ating inintindi, at ating isinabuhay. Sabi na ating pastor, Tatay Karn. So, to know, to understand, and to do. That is the essence of learning. So, yun lamang po sa gabing ito, mga kapatid. At sa lahat natin, mga kapatiran, for the last time, isang mapagpalang gabi po. At ako na lamang mag-iwan sa inyo ng mga katagang. May the Lord God bless us all.